everyone, it's me, Jemai Gabi, and welcome to another video. So, ayan, for today's video, mag-explain na naman tayo about sa peeling lotion. And, gaya nga nung nabasa ko sa comment section, sa isa sa mga videos natin about sa peeling lotion, is yung sabi niya na, 7 minutes before the main topic. Duh! Wala, natawa lang ako dun. Pero okay lang yun, mga Mare, kasi hindi naman natin talaga maiiwasan na magkaroon tayo ng hate comments. Wow, hate comments. Akala mo talaga, no? Hate comments. And talagang kahapon, dun lang ako nagkaroon ng... Ayan, mag-explain ako ha. Wait lang, mag-explain. Kailangan kasi natin mag-explain before the main topic talaga para naman maintindihan ng mga viewers natin. And nung mga nandito, kung ano yung pag-uusapan natin, di ba? Hindi yung direct to the point tayo na, okay, ano ba yun? Parang ganun kasi yung dating sa akin pag... agad-agad is ginawa natin yung pinaka-main topic natin dito sa video na to. So kahapon is nagkaroon ako ng time na i-browse yung comment section ng mga videos ko about sa peeling lotion. And ang dami pa rin talagang katanungan, mga Mari. Paulit-ulit yung mga tanong, pare-pareho yung mga tanong. Pero siguro hindi ko pa rin talaga siya nasagot sa mga previous vlogs ko, previous review ko sa peeling skincare peeling lotion. Kaya naman, kumuha ako ng 10 questions na magkakaiba, syempre magkakaiba, and sasagutin natin siya ngayon. And kasama doon is idedemo ko sa inyo, mga Mare, kung paano ko siya ina-apply sa mukha or paano ako gumagamit ng skincare peeling lotion sa mukha. And again, this is not sponsored, mga Mare, ha. Hinihintay ko lang i-sponsoran ako, charot. This is not sponsored, and again, I am not expert on this. Lahat ng sasabihin ko and lahat na ipapakita ko is based sa experience ko. And may kanya-kanya tayong buhay, mga Mare, ha. May kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. So, kung ayaw mo ng product na to, it's okay. Kung gusto mo, better. Ganun lang yun, mga Mare. Hindi ko kayo pinipilit gumamit na to kasi hindi magkakaiba rin tayo ng skin type. And hindi ko siya pre-no-promote para bilhin nyo. Pre-no-promote ko to kasi gusto ko lang siyang i-review and gusto kong i-share sa inyo yung epekto na to sa akin. So, ayan. Kung napapansin nyo, wala tayong effect, mga Mare. Wala tayong filter sa camera. Wala akong gamit, wala akong nilagay na kahit ano sa mukha ko except sa very light na lip tint. Mm. Wala akong nilagay dyan, mga Mare. Nagsabon lang ako kanina and naarawan na din ako kasi nanggaling ako sa bahay. Pumunta ako dito sa shop. Ayan. Ito yung sugat ko nung nakaraan pa kasi ano siya, nakalmot ko siya. Mm. Medyo nawawala na siya. Ayan, ganyan ka-dry. Hindi naman as in dry, pero feel ko kasi sobrang dry ng mukha ko ngayon kasi nasa peeling stage ako, mga Mare. Yes, nagpipeel pa rin po yung balat ko kahit na matagal na akong gumagamit. Actually, 1 year na akong gumagamit ng peeling lotion and ayan, nagbabalat pa rin siya. So tara, mga Mare, dedemo ko muna sa inyo yung gagawin natin kung paano ko siya ina-apply bago tayo sumagot ng mga katanungan nyo. So ayan, mga Mare, idedemo ko na sa inyo kung paano ko siya ginagamit or kung paano ko siya ina-apply. And syempre, first, kailangan natin maghilamos. Again, ang gamit ko is yung Kojic. Ayan, Kojic Acid Soap. Nabasa kasi siya kaya, ayan, malabo na siya. Kojic Acid Soap na kasama sa shop na pinagbibilhan ko ng skincare peeling lotion. Wait lang, tigyan ko lang siya ng konti. And bago natin siya i-apply. Dinala ko lang to, actually. Dinala ko lang talaga to kasi meron ako sa bahay nito. Meron ako sa bahay and dito is gagamitin ko lang siya. Basahin niyo lang yung mukha niya, mga madam. Mga Mare pala. And ayan, ito yung sabon. Konti lang yung kinuha ko kasi meron ako sa bahay. Nag-cut ako sa bahay and dito ko lang to gagamitin. Ayan. Sa
akin kasi ngayon, mga Mare, is mahapdi talaga siya. Mahapdi yung mukha ko pag nagsasabon ako kasi nasa peeling stage ako. Ganun talaga pag nasa peeling stage ka, mahapdi sa mukha, lalo na pag nagsasabon ka, eh, nag-a-apply ka ng peeling lotion. So, okay na yan. Banlaw na tayo. Grabe ang hapdi niya. Kung nababansin niyo, ayan, namumula na yung mukha ko. Hintayin niyo lang ng ilang seconds and mamumula pa to ng as in. Ayan o, namumula yung gilid-gilid ng mata ko, mga Mare. And ganito ang ginagawa ko. Ayan. Nirarab ko lang siya para matanggal yung mga balat ng mukha ko. And para hindi na din siya masyadong visible pag nag-apply na tayo and pag dry na yung mukha. Hindi ko siya mapakita ngayon sa inyo, pero may ano siya. Ayan, para siyang may mga libag. Malinipis na libag, ganon. Mararamdaman mo naman yun sa kamay mo pag nirarab mo na siya. Ayan, namumula na siya, mga madam. Madam na nga lang. And ayan yung sugat ko. Ayan. Ayan, namumula na siya. Pansin niya ba? Mahapdi siya, mga Mare. Mahapdi. So, balawan lang natin siya ulit. Sobrang pula ng gilid ng mata ko. Ayan, ganyan siya mamula. Ganyan siya mga mamula, mga Mare. And talagang normal yung pamumula, lalo na pag nasa peeling stage ka. Later, sasagutin natin yung mga katanungan nyo. And ganyan is mag-apply na tayo ng skincare peeling lotion. Bale, may ano sila, may new packaging sila, mga Mare, pero hindi ko pa siya na-avail. Ito pa rin, kasi sobrang dami pa ng peeling lotion ko, kaya kailangan ko munang ubusin to bago ako bumili ng bago. And, siguro naman yung bagong packaging ang ibibigay sa akin. Ayan. Ganyan lang. Then, apply mo lang ang hapdi. Shit. Mahapdi talaga siya, mga Mare. Kailangan mong tumutok sa electric fan talaga. Ayan, may electric fan ako dito, mini. Then, pa-up lang. Ang hapdi. Later, mahigit na niya yung mukha ko na sobrang pula after ko mag-apply ng peeling lotion. Tiis ganda, mga Mare. Kung gusto niyo talagang gumantay yung palat niyo. And again, magkakaiba kasi tayo ng skin type. So, hiyangan lang talaga, mga Mare. Kung hiyang mo to, edi maganda. Kung hindi, hanap ka ng ibang hiyang sa mukha mo or sa balat mo. Ganun lang yon. No hate comments, mga Marito. No hate, just spread love. And, tsarat! Ayan na siya. Ayan, namumula yung mukha ko. Ang hapdi niya kasi talaga. Shit. Sobrang hapdi, mga Mare. Kaya, yung mga katanungan nyo, is hindi lang kayo ang nakaka-experience. Ako din. Ako din na nagre-review. Is talagang na-experience ko yung na-experience nyo. And hindi ko naman sasabihin kung hindi ko rin siya na-experience, mga Mare. And ngayon is sobrang hapde. Wait lang. Kagabi na feel ko to eh. Kaya sabi ko baka sobrang hapde ngayon kasi nagbabalat talaga siya. Hindi lang siya masyadong visible kasi yung ginawa ko kanina is nirarab ko siya after kong maghilamos or after kong magsabon. Wait ko lang mawala yung hapde konti bago tayo magsalita. Ayan, ganyan siya sa malapitan, mga Mare. Talagang tiis ganda siya. And napapansin nyo, kita nyo naman sobrang visible nung pagka-reddish nung mukha ko. Ayan, talagang namumula siya and mahapdi talaga siya. So ayan, medyo okay, kaya ko na. Kaya ko na yung pagka-hapde nung mukha ko. And ayan. So, sasagot na tayo ng mga katanungan. And yung mga questions, i-summarize na lang din kung paano ko siya naintindihan. Kasi wala akong hawak or wala akong copy nung mga tanong. Nasa photos ko lang siya. Ipa-pop up na lang siya natin dito. So, first is, ma'am ako, first time ko gumamit.
naglagay ako sa kamay ng ate at namula na parang may bungang araw na tumubo. Pero sa mukha is hindi naman daw. So, nung first and last time na gumamit ako ng skincare peeling lotion sa kamay, kasi ginawa ko siyang daily lotion, napansin ko din yung ganong experience. Makati siya, talagang namamalat naman siya, pero makati siya, na as in hindi mo maiiwasan kamutin, kaya naman talagang para siyang may butli-butling na tumubo, may bungang araw kumbaga. So normal yon mga mare, pero ako kasi hindi ko na siya tinuloy, kaya hindi ko na alam kung paano ko siya i-update sa inyo, or kung paano ko siya sasagutin sa inyo. Basta ako noon, first and last time lang ako gumamit, hindi ko na siya ginamit as daily lotion, hindi ko na siya ginamit sa kamay and sa paa. Kaya, ayun. Hindi ko alam kung ano yung isasagot ko, kung bakit ganun. Pero feel ko normal yon pag dito sa kamay or sa binti mo siya ginamit. Pero, ang advice ko lang, wag mo na lang siyang gagamitin as daily lotion, lalo na sa kamay and sa binti. Mas okay na siyang gamitin mo lang sa leeg and sa mukha. Next tayo, Madam, kailan matatanggal ang redness sa mukha? 3 days na daw siyang gumagamit and once a day niya lang ginagamit. Depende yon. Ayan, kung napapansin niya, namumula. Parang sa akin lang din, namumula siya. Lalo na pag nasa peeling process ka, mga mare. Nasa peeling process kayo, mga mare. Talagang namumula siya, mahapde and mapula siya. And hintayin niyo lang na kusa siyang matanggal or kusang matanggal yung pag-ahapde, hindi na rin yan mamumula. Ganun lang yun. Pag wala na kayo sa peeling process, hindi na yan mamumula and hindi na rin yan hahapde. Kumbaga, yun na yung pinaka-normal skin mo, sa paggamit or habang gumagamit ng peeling lotion. Next tayo, ma'am, pag ba nagbabalat na yung mukha, is it titigil na sa paggamit ng peeling lotion? Hindi po! Kasi pag nagbabalat na yung mukha mo or nagbabalat na yung skin mo, nasa peeling lotion? Nasa peeling process ka pa lang mga mare, ha? Nasa peeling process pa lang kayo pag ganun. Kailangan yung ituloy-tuloy hanggang sa magkusa na mawala yung pagbabalat, kasama na doon yung redness and yung pag-ahapde ng mukha nyo. Pag feel nyo hindi na siya mahapde habang nag-a-apply kayo or habang nagsasabon kayo, hindi na siya mahapde, ibig sabihin nun, tapos na yung peeling process ninyo. Ganun lang yun. Kailangan nyo lang ituloy hanggang sa matapos yung pagbabalat ng mukha. So, etong next natin is about naman sa kilikili. So, bakit ako gumamit ako na mula at nangate yung kilikili? Ganun din po yung sa akin, mga mare. Nung gumamit ako, is talagang sinabi ko na to ng paulit-ulit, talagang nag-darken siya, imbis na mag-lighten, nag-darken siya and talagang mahapde and namula siya. Makati siya na mahapde na namumula, sobra. And yun nga, tinuloy-tuloy ko lang siya and hanggang ngayon is gamit ko pa rin siya, mga mare. Okay naman yung kilikili ko. Yun nga, ulit-ulitin natin ha. Magkakaiba kasi tayo ng skin type and choice nyo yun. Kung feel nyo hindi effective, kung sa inyo hindi effective, huwag nyo nang ituloy para naman hindi lalong masira yung balat nyo. Kasi as long as pinipilit nyo yung isang product sa sarili nyo or sa skin nyo, baka mas lalong ma-irritate yan and mas lalong papangit yung balat nyo. Ganun lang yan mga mare. So pag feel mo sa'yo is, pero sa akin kasi normal yon yung pangangate sa kilikili. Normal yung pag-darken, yung pangangate, and pamumula, pag-hapde ng kilikili mo. Pero pag ikaw, hindi mo kaya, hindi mo na siya ma-take talaga, tigil mo na. Ganun lang yun, mga mare. Si, paano matanggal yung parang sunburst sa cheeks? So, nag-start lang daw yun nung gumamit na siya ng peeling lotion. And, ayun. Siguro po, ang tanong dito is, gumagamit po ba kayo ng peeling lotion? And lagi kayong, after nyo gumamit ng peeling lotion, is lagi kayong na-expose sa sun? Yun kasi yun, mga mare. So, kailangan pag feel mo, or pag alam mo na ma-expose ka sa sun, lalo na pag matagal, kailangan mo mag-sunburn, mga mare. Para naman hindi masunog yung balat mo. Kasi talagang masusunog yan. You feel mo para siyang kumukulubot na para siyang may balat, yun mga mare. So, kailangan mong huwag kang masyadong ma-expose sa sun, lalo na pag gumagamit ka ng peeling lotion. Ganun lang yan mga mare. Pero pag alam mo,
mo or pag talagang kailangan na ma-expose ka sa sun, wag ka munang gumamit ng peeling lotion or maglagay ka ng sunblock. Ganun lang yun. Question na paano matatanggal yun? Gumamit ka na lang ng peeling lotion pag alam mong hindi ka na ma-expose sa sun. Kumbaga, okay lang ma-expose sa sun, wag naman yung sobrang tagal. Kasi talaga masusunog yung balat natin, mga mare. So, paano matanggal yon? Gumamit ka na lang, saka ka na gumamit ng peeling lotion pag hindi ka na masyadong ma-expose sa sun. And tuloy-tuloy mo lang hanggang sa magbalat siya, hanggang sa matapos mo yung peeling process and doon mo makikita yung epekto ng skincare peeling lotion sa'yo. Next tayo, meron po bang fake na peeling lotion? Yes po, merong fake na peeling lotion, mga mare. Lagi nating tatandaan or lagi nating i-check yung spelling ng skincare. Kasi may isang nag-send sa akin noon, ang skincare na nakalagay, instead of S-K-E-E-N, ang nakalagay is talagang literal na skin na spelling na S-K-I-N. So, kailangan natin i-check lagi yung spelling and kung saan tayo bumibili ng product. Bakit yung sa leeg ko na mula at umitim? Paano siya matatanggal? Meron akong vlog na to noon na about din sa peeling lotion na pinakita ko sa inyo yung sobrang pula kasi kinamot ko. Kung napapansin nyo, ayan, kunwari, ayan siya. Pag kinamot mo kasi siya, na gumamit ka ng peeling lotion kasi hindi talaga may iwasan yun, mamumula siya hanggang sa magsusugat. Yun, magsusugat siya and iitim siya. Napansin ko din noon sa akin talagang nagsugat, umitim. And nung tinuloy-tuloy ko lang naman yung paggamit, gaya nga ng ginagawa ko, paulit-ulit ko lang ginagawa yun, nirerub ko lang yung fingers ko sa leeg, sa mukha. And talagang mapapansin mo na talagang parang may natatanggal, nalibag doon sa face and sa leeg mo. Ganun lang yung gawin mo, mare. Ganun lang. Kailangan mo lang siyang i-rub after mo magsabon. Kaya na ginawa ko kanina sa demonstration ko. Kailangan mo lang siyang i-rub. And after nun, tuloy-tuloy mo lang yung paggamit. Huwag ka lang muna magpa-expose or ma-expose sa sun para naman hindi masunog yung balat mo. Normal lang po ba mamula pag gumamit ng peeling lotion? Yes po! Ayan, napansin nyo or nakita nyo na kayo na mismong nakasakse kung paano mamula yung mukha ko pag gumagamit ako ng peeling lotion, lalo na pag sa peeling process. Ganyan siya, normal siya, mga mare. Huwag nyo lang siyang kakamutin pag alam nyong makati na din siya. Ganyan lang, hayaan nyo lang siya. Tutok lang kayo sa electric fan para naman matanggal kahit papano or kahit konti yung half day sa mukha nyo. Next tayo, diba po naglagay din kayo sa hita at sa braso nyo? Any update po? First po is hindi po akin yung picture. Hindi po sa akin yung picture na pinakita ko. Isa yun sa mga nag-message sa akin, humingi ng advice kung ano yung gagawin nila after nung nangyari sa skin nila. And ang update po ngayon is okay na po siya. Yes, okay na siya kasi ang sabi ko, wag lang siyang gagamit ng any na ina-apply sa balat para naman hindi mas lalong ma-irritate yung balat niya. And hindi ko po alam kung yun lang ba yung ginawa niya. Basta yun lang din kasi yung in-advise ko. And humingi ako ng update nun sa kanya. Okay na daw po siya and okay na yung balat niya. Last question na, ayun, 1 week na daw gumagamit si Mare and hanggang ngayon or after 1 week namumula, masakit na daw, na masakit at balat pa rin ng balat daw yung mukha niya. So, gaya, pareha tayo ng na-experience ngayon, Mare. Ayan, nasa peeling stage din ako and nasa peeling stage ka. Kaya ganon. Sobrang mapula, mahapde, masakit. And talagang nagbabalat siya. Pag nagbabalat, hindi naman sasakit yan kung hindi nagbabalat yung mukha mo. Hindi naman hahapdi yung mukha mo, hindi naman magre-red yan kung hindi nagbabalat yung mukha mo. So, ibig sabihin, as long as nagbabalat yung mukha mo, nasa peeling stage ka. And kung gusto mo na mapadali or para hindi masyadong visible yung pagbabalat ng mukha mo, gawin mo lang yung ginagawa ko, yung nirarub ko yung face ko, gamit yung fingers ko, after kong magsabon and after ko maghilamos. Ganun lang yun para hindi siya masyadong visible and normal, super normal lang, super normal. Normal lang talaga yung pamumula pag-hapde and masakit na mukha kasi tiis ganda to, mga mare.
kapag nasa appealing stage ka. Yun nga mga mare, I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo kahit sobrang iksi lang and 10 questions lang yung kinuha ko. And siguro naman sa demonstration natin is malinaw, pwede nyo pa rin akong i-message or mag-comment kayo dito sa video na to kung may mga questions pa kayo, and malay nyo, next video natin is masagot ko din yung katanungan nyo. Again, thank you for watching guys, and happy 2K subscribers sa atin. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!